Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulat sa paglabas-pasok ni Jad Dera nakasama di umano ni Laila Diliman sa bilangguan. Dito nga natin makikita nang nahuli nga ito ay tila sinibak nga agad ang mga sangkot na NBI at nagbabantay nga kay Jad Dera. Tila dito nga makikita natin na nababayaran ang mga opisyales ng mga pulpolitiko na ito na tila makikita naman natin na tila ginagamit nila ang pera nila para mabili ang kanilang kalayaan at para mabili ang nagbabantay sa kanila. Dapat sa mga ganitong nababayaran ang kanilang serbisyo ay dapat talagang maparusahan na makulong at hindi na makalaya. Banat pa nga ng maraming netizen, Attorney T, ako'y hindi abogado pero ang alibay mo ay hindi ka panipaniwala. Dapat na alam mong high profile na preso si Jad na unbailable ang kaso niya. Kung gusto niyang lumabas, for what any other reasons, ikorte lang ang makakapagbigay ng pahintulot sa kanya. Period. At may dala pa raw na baril at isa pa. Bakit may babaeng kasama at ito ay gusto ng netizen na malaman ang katotohanan na paliwanag mo, attorney? Totoo yun sabi nila na may basta may pera ka o connection, magagawa mo lahat ang gusto mo sa loob ng kulungan. Kaya para sa inyong kabutihan, suspindi kon. Parang nahihirapan ka na nang nahihirapan ka. Tago ng tago, nakakaawa na ang itinuturo mo. Parang wala kang tulog sa kakaisip. Better go home and face the music in every problem. There is always a solution. Dapat sibakin talaga lahat na ganyan. Yung matatagal na sa serbisyo, palitan na ng mga mas bata. Kasi yung bata, hindi pa yan nahahawakan sa leeg ng mga mayayaman na yan. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Detainee na si Jad Dera na nagpatingin lamang ito sa doktor kaya lumabas ng NBI detention facility. Humirit din ito na makapaghain ng kontra sa laysay sa kasong isinampa sa kanya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Ano bang kaso do? Sinalang na sa inquest proceeding sa DOJ ang high-profile detainee na si Jad Dera at ang anim na security personnel ng NBI. Ito'y matapos silang arestuhin ng mga NBI agent ng panandaliang nakalabas ng NBI detention facility si Dera na walang court order. Pero ayon sa abogado ni Dera na si Attorney Anthony T, hindi tumakas ang kanyang kliyente. Nagpaalam daw ito sa mga taga-NBI na makalabas ng detention facility para makapagpatingin sa doktor. Well, Jad Dera is experiencing gastritis kasi or acid reflux, no? So when we say acid reflux kasi may mga instances na sobrang taas ng pain scale niya. So hindi siya makukuha sa mga the usual antacids. So may pinaprescribe mga I'm no doctor ah, pero may pinaprescribe po ng mga antacids na high dosage para maibsan po yung gastritis. Sa tanong naman kung saan health facility dinala si Dera, hindi naman ito masagot ng abogado. Pero inamin naman ng abogado na mayroong 100,000 halaga ng pera na na-recover sa sakyang ginamit ni Dera at ang mga security personnel sa paglabas ng pasilidad. Pero ang pera na yun, galing daw sa ambagan ng mga detainee na gagamitin para sa kanilang pagkain. Samantala, humirit ang kampo ni Dera maging ang mga security personnel na makapaghain ng kontra sa laysay sa pamamagitan ng preliminary investigation o PI sa DOJ. Si Dera ay sinampahan ng kasong corruption of public official habang ang mga security personnel ay sinampahan ng graft. Sasagutin po namin yung mga charges against us. Matatandaang si Dera ay nasa detention cell ng NBI dahil sa mga drug cases nito kung saan co-accused pa nito si dating Senator Laila Dilima. Samantala, sinabi naman ni DOJ spokesperson Asik Mico Clavano na sinibak na sa pwesto ang hepe ng security division ng NBI kasunod ng insidente. Naniniwala si Clavano na mayroon pang matataas na opisyal sa NBI ang dawit dito. Sa ngayon, nagkakaroon na daw ng balasahan sa mga staff at personnel ng National Bureau of Investigation. We
have to reshuffle yung staff natin sa NBI, especially here sa NCR where the detention center is. Yung, as you know already, yung chief po nung NBI detention center ay sinibakta. We had to take him out of position because he has to command responsibility in this case. And as we already promised yesterday, we will have to hold those people accountable, liable for this incident. So this is the first step towards doing that, no? Although we're not stopping here kasi kailangan ho natin alamin yung kabuuan nitong issue na ito. Hindi naman pwede yung nasa baba lang yung mananagot. Alam naman ho natin na hindi naman sila gagalaw kung walang basbas, no, from a higher authority. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Ayan. Attorney, may tanong ko lang. Saan ba hawak ngayon or sino bang may hawak ngayon kay Dera? Yung kanyang kustodiya, yes, nasa NBI siya. Pero korte ba yung nagdikta nito and needed ba ng approval ng korte para siya ay makalabas kung medical condition? Kasi hindi rin napag-usapan. Binasa ko rin yung ibang mga reports. Wala ding napakita. Ano bang patakaran yan? Well, ang naintindihan ko ha, kasi meron lang namang 36 hours magdedetain ang police kung wala pang kaso sa hukuman, no? Para sampahan lang yung tao, no, ng kaso. Ngayon, ito, kung hindi ako nagkakamali, itong taong to, ang pangalan niya, Dera? Jad Dera. Mm-hmm. O, si Jad ay nasa sakdal dun sa mga kaso ni Leila De Lima. Mm-hmm. So, although di ko talaga nakita pa ang records, ang aking conclusion dyan, base lang dun sa kanyang pagkagadawit dun sa kaso ni Leila De Lima, siya ay nakakulong dahil sa warrant of arrest na inisyo na isang hukuman. So, hindi po pwede na makalabas yan ng kulungan na walang court approval. Ako nga eh, nung sa Maguindanao Massacre, nung matanda yung isa sa akusado niyo, matandang ang patuwad, kada punta niya ng doktor, importante na dumulog sa hukuman. At maski gusto nilang pumunta sa pribadong hospital, hindi pinagbibigyan palagi kasi meron namang mga doktor na ang gobyerno. At mas pinagtitiwalaan siyempre ng hukuman ang mga doktor na nasa gobyernong facilities kasi yan mga yan na numpa na patutupad ang batas at ang saligang batas ng ating bansa, no? Hindi gaya ng mga pribado na walang ganyang panunumpa. So, ang proseso talaga, hindi po pwede na palibasa, high profile ka, eh, lalabas ka at papasok ng kulungan kung kailan mo gusto. Maski pa yan ay medical reasons, yan ay dapat dumulog muna sa hukuman dahil ang tanging merong jurisdiction sa pagkatao ng isang nakakulong dahil sa isang warrant of arrest ay ang hukuman lamang. Kaya nga ang tinatawag natin yan, jurisdiction over the person of the accused. Yung jurisdiction, yung paghawak sa pagkatao na akusado, yan ay nasa kamay ng hukuman. Hindi po pwedeng labas-pasok, hindi po pwedeng nag-conjugal visit, hindi po pwedeng nag-visit sa girlfriend nang walang order from the court. Pambabastos po yan sa hukuman at yan po ay paglabag dun sa ating mga batas na nagsasabi na ang mga tao na hindi dapat makalabas dahil walang piyansa, dahil malakas ang ebidensya laban sa kanila, ay patuloy po dapat na nakakulong. Mm-hmm. And so kumbaga, hindi pwede na sariling desisyon ng NBI na papuntahin sa medical facility. Sila na ang magsama dito sa akusado. Wala po talagang jurisdiction ang NBI dyan. Sila po dapat ay sumusunod lamang sa mga order ng ating hukuman. Meron din so malaking ano to, malaking issue to, malaking dagok po ito sa integridad ng NBI. At tama lang naman at sinabi ng spokesperson ng NBI, tinanggal na nila yung hepe mismo ng security service ng NBI dahil wala po talagang basihan ang ginawa niya. At maraming nag-iisip, alam mo na kung bakit. Mm-hmm. Meron din ano, paso. Meron bang CCTV footage na may kumain sa restaurant kasama yung mga gwardiya, eh akusado ito. Pwede nga magreklamo din siguro si Secretary Leila De Lima dito dahil bakit pinakain sa masarap na restaurant siya doon sa piitan ng krami. Oo, sasabihin niya, hindi nga patas ang batas, no? Dahil siya hindi nakakalabas, escorted, no? Eh ito, escorted pa ng marami, no? Hindi ko maintindihan talaga paano nangyari ito. Pero anyway, nagawa na po ng DOJ ang dapat gawin. Siribak na po sa pwesto, hepe ng security ng NBI. At dapat lang po, dahil ito po talaga hindi katanggap-tanggap kahit saan mo pang tignan.
Attorney, ibahagi lang natin ang ilan sa mga komento ng ating mga kababayan dito mula po kay Roderos Robinos. Nakakalungkot ang hustisya sa Pilipinas, not fair naman sa taong mga biktima daw. Saan patatakbo at hihingi ng tulong? Di ba tatagol na lang sa hustisya kasi nawala na ang tiwala? Do you think, attorney, ang hustisya natin ay hindi ba patas? Well, on the contrary, kaya importante na yung mga sinasabi at binibigkas ni Secretary of Justice Remulla ay binibigkas niya. Bakit? Kasi ang mukha ng katarungan ngayon sa Pilipinas, astig. Hindi natatakot, hindi matitinag, at hindi magpapatahimik. Basta siya, itataguyod niya ang katarungan. Kaya yung mga nagre-reklamo sa aktuasyon ni Secretary Remulla ay wala po kayo sa puder. Dahil yan ang kinakailangan natin. Yung ibalik ang tiwala na kaya natin magbigay ng katarungan sa mga biktima ng krimen. Hindi po katungkulan ng Department of Justice na itaguyod ang interes ng mga nasasakdal. Yan po ay trabaho at katungkulan ng mga defense counsels at hindi ko naman pinakakait sa kanila. Nagawin nila ang lahat ng taktika na kailangan nila. Basta yung sistema marirespeto, yung time frames marirespeto. Talagang trabaho lang yan. Pero tama po ang aktuasyon ni Secretary Remulla. Kinakailangan siya ay nasa panig ng katarungan. At lahat ng lalabag sa kanilang katungkulan, sibak sa pwesto. Ganyan po dapat talaga sa gobyerno. Sibak kung pabaya, sibak kung palpak. Yung itatanong Mang Jess at Mang Juan, para kay Mang Juan, lalo't batikan ito na mambabatas at talagang bihasa sa usaping legal. No. Meron po ngayong hiling ang kampo ng mga Teves, Mang Juan, na ilipat no, yung jurisdiction doon sa mga kasong kinakaharap ni Congressman Teves dito sa Ombudsman. Instead, nahahawakan ng DOJ o sa prosecutor dahil nga po parang nabigyan na sila ng ano, yung prejudgment na ba? Kumbaga na parang sila na yung guilty. Maari ba ito, Mang Juan, lalo na itong sa usapin ng criminal na ito, pagkamatay ni Governor Digamo, na mailipat sa Ombudsman instead na mahawakan ng DOJ. Matatandaan, yung kaso ni Senadora Leila Dilima dati, na dating Senadora, eh di ba hawak ng RTC? Di ba? Naghahawak ng DOJ sa prosecutor, umusad sa RTC at hindi naman sa Ombudsman. Pero, ano ba ang maganda dito? Ang tanong kong patayan to eh. Oo. Pwede ba yan, Mang Juan, na hawakan ng Ombudsman itong kasong kinakaharap ng Teves? Hawakan ng isang mambabatas yung kaso. May hiling kasi, Mang Juan, yung kampo ng Teves, si Teves na ilipat yung kasong kinakaharap niya sa Ombudsman na lang at hindi sa DOJ. Ang akin naman mga patayan. Palagay ko hindi pwede dahil patayan. Criminal case yan eh. Kailangan i-file sa ordinary courts. Ang Ombudsman, ang mga kaso na hawakan ng Ombudsman, karamihan ay mga crime against the treasury. Pera ng bayan. Pera ng bayan. Malversation. Graft, plunder. Plunder. Saka Corrupt Practices Act, mga ganun. Sa cloud nun. Anti-graft. Anti-graft cases. Okay. And then, at saka mga tungkol sa inefficiency in government. Tama. Dereliction of duty. Pero Mang Juan, pero kung mga ordinary crime, rape, murder, robbery, in band. Pero Mang Juan, murder especially. Kailangan sa ordinary courts yan, sa Department of Justice. Pero may tanong ako, Mang Juan. Kasi bakit yung abogado ni Teves, wala itong malis, no? Kung yan ay abogado at nagtapos din dito sa ating bansa, iba ba ang batas niya? Bakit siya naisip dalhin sa Ombudsman na hindi naman talaga pwede kay criminal case?
Eh, yun nga yung parang nagiging reason. Kasi nga, parang si Secretary Boyeng Remulla daw ay nagbigay na ng parang konklusyon na may kinalaman talaga ang Teves. Oo nga, pero ang ibig sabihin, paano mo ililipat sa ombudsman? It's not because of the reason, that reason, but the fact is that, sabi nga ni Mang Juan, ito ay criminal case, hindi pwede sa ombudsman. Ngayon, kung iba ang batas na napag-aralan nitong mga bugalo niya, nagtataka lang ako, bakit sasabihin niyang dalhin sa ombudsman na itong batikang abugalo natin, si Mang Juan, eh sinasabi na criminal case yan, yeah. Patayan yan eh. Patayan eh. Diyos ko. No offense. Kilala ko yung ombudsman. Matinong tao yan. Kaya niya yan. Naging Christian eh. Bago pumunta sa Supreme Court. Naging kundi yan. Sandigambayan. Martires. Justice of the Sandigambayan. Oh. And then naging Supreme Court Justice, then appointed as ombudsman. Kaya niya yan. Pero that is not within his mandate. Ang mandate niya iba. A Secretary of Justice enforces the criminal laws of the country. The provisions of the penal code. Yun ang pinagtataka ko. Bakit nagkaiba? Bakit ipropose mo something na alam mong cannot be? Dagdag ko lang sa tanong para kay Mang Juan. Halimbawa, Mang Juan... Kaninong kasong ililipat sa... Yung kaso po ni Congressman Teves. Opo. Mang Juan... Anong kaiba ni Teves sa ordinary killer? Yun, tanong. Yun nga yung... Dahil it congressman siya? Yun din yung possible. And yun nga yung... Why should he be picked out and treated separately from the ordinary people who are being charged with similar crimes? Kumbaga kasi, yeah. Mang Juan, parang nahusgahan na siya daw dito. So parang hindi na nagiging patas kaya gusto nila ilipat. That is sa Amerika nga, si Trump. Oh, yun. Kinasuhan. Naging presidente yun. Oh. In some portions of the public, nahusgahan na ako. Kinasuhan ako ng anti-graft. Dahil sa Coco Levy, 30 years, walang trial. Dahil sa Coco Levy, na alam ni Mangyos yan. Doon lang sa San Miguel Circe, kumita ang gobyerno. 80 bilyones, Mang Juan. No, 76 billion, di ba yun? 76 billion. More than that. Sa proceeds ng sale ng San Miguel Sears. Na kinumpiska ng... Ne, report chase. Na report chase. Ng PCGG. Yes? Yes, tama, Mang Juan. Mga 80 bilyones yun. At saka meron pang 130 million na asset dahil sa hindi nagamit na subsidy na galing sa Coco Levy. Tama. Ang Coco Levy na kinulik ng Marcos government is 9.7 million. Billion. Ang nagamit sa subsidy. 7. Para sa mga tao ng bayan na gumagamit ng sabon, gumagamit ng mga... Cooking oil. Milk, kung ano-ano. Cooking oil ay 7.2 billion. Para hindi tumaas ang presyo ng cooking oil. May naiwan na 2.5 billion. Nakadeposito yan sa UCPB. Ginamit yung portion ng 2.5 billion
rabilhin ang lahat ng mga coconut oil mills na narurugi. Mm-hmm. Para kumita yung mga may iwan. Mm-hmm. At ginamit a portion of the 2.5 billion to buy 52% of San Miguel. Mm-hmm. Ngayon, pinagbili ng gobyerno yung San Miguel. Pinagbili. Yung kinonfiscate nila, sinequesta nila. Yung investment ng coconut levy na yun sa San Miguel, sa San Miguel lang yun, ha? Mm-hmm. Ay nagbigay ng pera sa gobyerno na kantidad na 76 billion samantalang kinolekta lang sa tao sa coconut farmers ay 9.7 billion. Mm-hmm. At ginastos sa subsidy ang 7.2 billion. May balance na naiwan the same. Mm-hmm. The 2.5 billion do kinuha yung mga investment. Yeah. Pagkaray mo mama ang yung balance na yon ay naging more than 200 billion pesos. Dama yun. Pero kinasuhan kami. Ninakaw na. Oh. 30 years, walang bista. Dinismiss ng Supreme Court. Mm-hmm. Imagine. Mm-hmm. Ipagbayad ako ng cost of the bail for 30 years. Ganyan din yung kaso na final ni Noynoy sa amin. 10 taon. Hanggang ngayon, wala pang desisyon. Okay. Mang Juan, isa pang tanong. If ever po na nagkaroon ng pagkakamali ang prosecutor at napausad yung kaso nito sa RTC, sa korte, tapos binasura agad ng korte, may pananagutan po ba ang piskal dahil sa hindi tama yung kanyang paghahain ng kaso o bias? May pananagutan ba ang ano? Ang prosecutor po. If ever na mali ang kanyang inihain na kaso papunta sa korte, kung naging bias ito. Depende kung knowingly. Kung hindi naman niya alam at akala niya yun ang krimen na dapat isampa, you cannot prosecute him. Mm-hmm. Okay. Ang pinagtataka ko, Admar, mangpano, hindi pa, puro lang itong mga publicity, di ba? At the end of the day, it will be in the hearing sa trial. Nasaan ba si Teves ngayon? Wala pa po. Nasa ibang bansa pa po. Wala pa po daw sa Pilipinas. Bakit hindi ka sila yung kanyang passport? Yan, ang tanong. Mm-hmm. Ang isa pa sa sinasabi nila, hindi pa naman umuusad yung kaso. Akusado pa man. Ina-accuse pa naman siya. Hindi wala rin. My God. Di ba nag-confess na yung mga ginamit na nakita ng buong bayan yung nung sinulakay yung bahay nung nakaupong sa gobernador. Digamo. Opo, pero ang update doon, Mang Juan, nagrekan, bumaliktad yung mga nagsabi pero, dati na itinuturo nila si Teves. Ngayon, bumaliktad sila. Except one. Oo, merong mga under oath yun. Yun. Mm. Isampa mo. Sa trial? Mag-recant. Put him on the witness stand. Mm. And he can be cross-examined by the prosecutor. A lying witness is the easiest to destroy.
Ano sabi mo, Mangwan, di ba sa legal maxim natuto ako dyan kay Mangwan eh? Sabing... Falso in uno is falso in omnibus. Mm. Eh, sa trial yan mamalalaman kung totoo hindi. Ayun, kaya nga dapat umusad na. Dapat umusad na. Oo, maumpisahan na para magkaalaman na. Kasi minsan eh, nagbibigay ng pahayag. At the end, eh, doon na lang sa trial. Mag-question na, sabi ni... I'm telling you, I've been a trial lawyer most of my professional life. Mm-hmm. And I have encountered the likes of Vicente Francisco, Pepe Jokno, and so many others in trial. Luckily, I won all my cases against them. Babahagi ko mang Juan. They are not easy cases. Huh? Babahagi ko mang Juan yung experience ko kay mang Juan. Sa hearing sa Senate. Ito ba yung mga naihi? Hindi. Hindi pa. Meron dumating na huling witness, okay. Si Navarro. Mm-hmm. Navarro. Sa tungkol ito sa steel, sabi ni Di, tinatanong ni Mang Juan, sagot naman ang sagot si Navarro. Mm-hmm. Tapos sabi ni Mang Juan, was he placed under oath? Sabi naman, hindi. Okay, you're placed under oath. Answer the same question. Nako, si Navarro, umismay na lang. Natatanda nung Mang Juan yun. Kung hindi ka, was not placed under oath. So, ganito na lang sabi ni Mang Juan, place him under oath. And please answer the same questions I asked a while ago. Wala na. Nabahagang buhay. Umismile na lang na mawis kay Mang Juan eh. Uh-huh. I was there, Mang Juan. I witnessed that. Pero maano din siya ha? Magaling din siya kasi nung alam niya na hindi siya under oath, sinagot-sagot. Yung diba? Kaso nung pinatay yung anak ni Central Bank Governor Miguel Cuaderno. Yung kaso... Murder case, no, pinatay yung kapatid ni Defense Secretary, later on Senator, Iolohio Walao. Mm-hmm. Yung pinatay yung doktor ng San Miguel. Mm-hmm. Yung tatlong members ng Kukbong Kontra, ano, Kulahap. Huwag bayan, punta sa hapon. Mga tauhan ni Lustaro, walang nakakita. Overseer o pasyenda Luisita ito, si Ramon Ortiz. Oh, marami yung mga murder cases. Nakulong lahat. Yung pumatay kay doktor na yung doktor ng Antonio Casals, doktor ng San Miguel. Mm. Ang defense niya, he was insane because pinasok doktor Casals sa Mandaluyong yung mental hospital. At yung namang ang finding ay schizophrenic, schizophrenia. And I proved that he's not insane. Mm, papanggap lang. Under the criminal act as a schizophrenic person. He got, all of them got life imprisonment. Ayan, sa, kumbaga, sa pagtatanong na yan, malalaman nga eh. Na ikaw ba'y nagsasabi ng totoo. Doon sa Balao case, dalawa pa lang, apat na testigo yun. Mm-hmm. Pinay. Kaya nga, Mang Juan. Kasama, opo. In addition to the doctor, oh, made the autopsy, mm-hmm. murder, mm-hmm. ang charge, incommunicado pa, mm-hmm. yung aking kliyente, was the defense counsel. Apat ang ebidensya na ipresinta ng CIS,
De yung dalawang unang pinisinta na mga testigo ng CIS ay cross-examined dito. Nagkalat dahil sinungaling eh. Ang daling hulihin. Oo nga. Kaya yung dalawa, tumakas na, ayaw na umapir. Kaya nga po, Mang Juan, may mga panukala ngayon. Unbailable. Oo. Unbailable yung aking kliyente. Yung kliyente ko, yun ang father-in-law ni Andutan. Mm. Si Banalim. Oh. Then, nung pinisinta yung doktor, kinos-examine ko rin. Oh. Naging yung murder, naging homicide. Then I proved that all those as supposed eyewitnesses, yung mga prepared ng CIS, were educated witnesses. He was acquitted. Kaya nga po, Mang Juan, maraming mga nagpanukala ngayon. Yung mga hinawakan ko na private prosecutors, they were all convicted. Life imprisonment. Ayun. Kaya nga, Mang Juan, maraming mga nagpanukala na parusahan ng matindi yung mga nagsisinungaling. Kasi yung perjury ngayon, parang mababa lang yung ano eh. Mabilis lang mag-recant ng basta-basta. At pag naging guilty, eh, hindi masyadong mabigat yung parusa. Kaya napag-uusapan yun, lalo na sa mga government officials. Patunay lang yan na walang impossible sa mapera. Dapat makasuhan ang mga tao na nakikiisa sa ganyang paglabag. Patunayan ninyo na may ngipin pa ang hustisya o kung may hustisya pa nga ba. Hain ako, kailan kaya mawawala ang korap na opisyales? Bawal po yan. Dapat makulong ang mga kakapalmoks. Nung Dera, si attorney naman yan o, isama sa mga opisyal sa kulungan. Lahat liable mga yan. Ito nga ang nakapagtataka bakit nakakalabas-pasok itong si Jad Dera na to. Tila makikita natin na hindi nga available ang kanyang kaso at hindi talaga pwedeng makalabas. Ngunit binabayaran niya ang nakabantay sa kanya, kaya naman dapat masibak talaga ang mga pulpul na opisyalis na ito. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.